Catherine Bernardo nagsalita na sa mga netizens. Kapamilya actress, palaban pa rin sa kabila ng hiwalayan. December 18, 2023, mainit na tinutukan ng mga fans ang komento ni Catherine Bernardo sa hiwalayan nila ng kapamilya actor Daniel Padilla. Ayon pa ng mga tagahanga ng dalawa, tila walang comeback raw ang mangyayari sa pagitan ng dating magkasintahang sina Catherine Bernardo at Daniel. Ito ang mahihinuha sa malamang mensaheng ipinost ng kapamilya actress noong December 15, 2023. Sa Instagram ni Catherine Bernardo, ibinahagi niya ang mga litratong nagpapangiti sa kanya sa kabila ng pinagdadaan ng personal na isyu. Kabilang dito, ang litrato niyang hawak ang 30-year-old Mango Tree sa isang kilalang wellness resort sa Batangas. Maiksing caption ni Bernardo, ito raw ang bagay na nagpapasaya sa kanya mula pa noong nakaraang linggo. Wala na raw babalikan at patuloy pa rin ang buhay. Itong nagdaang dalawang araw, hindi kaila sa publiko ang United Front ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa mga dinaluhang big events. Una na rito ang pinagsamahan nilang production number sa EBS-CBN Christmas Special kung saan kumanta sila ng I'll Be There For You ng The Rembrandts na theme song ng sikat na American sitcom na Friends. Sumunod ang pagdalo nila sa Asian Artist Awards 2023 kung saan pareho silang pinarangalan ng AAA Fabulous Award. Magkahawak kamay pa ang dalawa nang umakyat sila sa stage. Base sa isang viral video, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng netizens ang gentlemanly gesture ni Daniel kay Catherine Bernardo nang kunan niya ito ng coat para hindi lamigin ang aktres. Pati ang pagakbay kay Catherine Bernardo habang sila ay naglalakad pabalik ng kanilang upuan ay nakunan din ng netizens. Lubos na natuwa ang fans ng Daniel sa pagiging supportive ng dalawa sa isa't isa sa kabila ng hiwalayan. May ibang umaasa kung may chance pang magkabalikan ng dating magkasintahan. Kagabi ay naiulat pa ang pagbura ni Daniel Padilla ng original caption sa kanyang IG post nang kumpirmahin niya ang hiwalayan nila ni Catherine Bernardo noong November 30. Kapalit ng malatulan niyang mensahe para sa ex-girlfriend, pinalitan niya ito ng katagang ikaw at ako. Pero kung pagbabasihan ang latest post ni Catherine Bernardo, tila wala na sa isip ng dalawa sa ngayon. Samantala, agaw pansin naman sa social media ang naging sagutan ng isang netizen at ng komedyana na si Alora Sasam, kaugnay sa hiwalayang Catniel. Sa TikTok, proud na ibinandera ni Alora ang hot video ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo habang nag-perform solo on stage. Sa Christmas special ng EBS-CBN, mapapanood na talaga namang hot na hot ang award-winning actress habang sinasayaw ang hit single na Water by Tyla. Kalakip niyan ay ang mga panuri ng komedyana kay Catherine Bernardo. Ayon pa niya, proud ra siya sa napaka-professional ni Catherine Bernardo. Sa comment section, maraming fans ang sumang-ayon sa naging caption ni Alora. Pero hindi rin talaga maiiwasan ang ilang hate comments. May isang netizen pa ang nag-bring up tungkol na naman sa breakup ng Catniel at tila pinapangalanan pa ang komedyana. Ayon pa sa isang TikTok user kay Alora, sana maging maayos rin sana si Alora bilang kaibigan sa dalawa na sana mapayuhan ng ayos at huwag panghimasukan ang dapat panghimasukan. Sumagot naman dyan si Alora at sinabing, if alam raw ng netizens ang nalalaman niya rito, ay dapat i-comment ito. Nag-reply ulit ang nasabing netizen, ang sa kanya lang daw ay tulungan ng maayos ang dalawa para walang masasakta. Magugunitang naging usap-usapan din sa social media si Alora matapos ang official breakup ng ex-lovers na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Marami kasi ang naintriga sa mababa niyang post kung saan ay humingi siya ng sorry sa dalawa. Kanya-kanyang hula ang netizens kung ano nga ba ang kasalanang nagawa niya dahil base sa kanyang post ay parang may something na nangyari sa kanilang tatlo sa Thailand. Noong November 30 nang kumpirmahin ni na Kath at DJ na nag-break na sila matapos ang 11 years nilang mag-jowa. Gayunpaman, makikita recently sa kanyang public appearances na maayos ang kanilang relasyon kahit hiwalay na. Samantala, game na game naman ang multimedia star na si Aldin Richards na
gagawin ang part 2 ng blockbuster movie ni na Catherine Bernardo na Hello Love Goodbye. Sa katunayan, handang ipa-cancel ng Kapuso Leading Man at award-winning actor ang ilan sa mga proyektong nakatagda niyang gawin next year para lang sa sequel ng makasaysayang pelikula nila ni Catherine Bernardo. Nakatsikahan pa ng ilang members ng entertainment press si Alden sa kanyang pag-Thanksgiving at Christmas party with the press. Dito nga siya natanong tungkol sa request ng mga fans na gawin na ng Star Cinema ang part 2 ng Hello Love Goodbye na itinuring na highest grossing Filipino film. Ipinalabas ang naturang movie noong 2019 na kumita ng mahigit 881 million na idinirek ni Cathy Garcia Sampana. Ayon pa nito, siya raw ay masaya dahil nagkaroon ng history ang Hello Love Goodbye at yun din daw ang gusto ng mga nakapanood na magkakaroon ng part 2. Handa raw siya kahit anong oras at ito din ang sinabi niya kay Direk Cathy. Ayon pa niya, kapag gumawa daw sila ng part 2, ikakancel raw niya muna ang mga schedules. At ito ay sa Star Cinema lang kasi sila lang naman daw ang nagmamay-ari ng rights nito sa movie. Natanong din si Alden kung may possibility ba na magkasama sila ng dati niyang love team na si Min Mendoza. Ayon pa rito, parang si Main sa ngayon base sa kanyang sarili, hindi naman daw sila nagkausap ni Main Mendoza at hindi siya nakakapanood ng TV. Sa nakita raw niya, medyo sa ngayon si Main ay okay na mag-settle ng family life at nire-respeto niya ito. Binati rin daw niya si Main noong kasal nito kay Congressman Arjo Ataide. Nagkataon raw na may schedule siya noon kaya hindi siya nakapunta. At ito din daw yung oras na nagka-landslide sa Baguio. Pero sa kabila nito ay nagbigay din siya ng congratulatory message kay Arjo at Main. Samantala, wala pa rin pagod si Alden sa pagpo-promote ng entry nila ng megastar sa Metro Manila Film Festival 2023 na Family of Two under Cineco Productions. Proud na proud ang pambansang Bay ng pelikula na ipagdasal niya na sana'y mapanood ito ng sabinang Pilipino dahil bukod sa napakaganda na ang kwento ay punong-puno pa ito ng mga aral sa buhay. Sigurado kasing malakas ang magiging laban ni Alden sa pagkada best actor sa darating na Metro Manila Film Festival 2023 gabi ng parangal sa Family of Two na idinirect ni Noel Naval. Showing na ang Family of Two sa mga sinihan nationwide simula sa December 25. Kasama rin sa movie sina Miles Ocampo, Pepe Herrera, Jackie Lou Blanco, Tonton Gutierrez at marami pang iba. Samantala, naging hot topic naman sa social media ang actor na si Daniel Padilla matapos mag-viral ang isang video sa naganap na Asia Artist Awards 2023. Burado na ang video mula sa netizen pero may ilang media outlets naman ang nakahagip nito sa mismong event. Ito yung tinanggap ng ex-lovers na sina Daniel at Catherine Bernardo ang AAA Fabulous Award at magsasalita sa entablado para sa ng acceptance speech. Pero base sa narinig sa video, may ilan sa mga audience ang nagsisigaw ng boo at cheater habang si Daniel ay nasa stage upang magbigay ng talumpati. Hindi sure kung narinig nga ba ito ng aktor dahil maikli lang ang kanyang naging speech. Kayo, ano ang masabi nyo na nagsalita na si Catherine Bernardo sa pangyayaring hiwalayan? I-comment na kung nasaktan din ba kayo kay Daniel Padilla sa mga netizens na nagboo sa kanya. At huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.